hindi na rin dadaigin ang ating mga economic leaders at ang ating mga iba pa mga civic and government leaders kasi busog na busog tayo sa paalala nila. So ang nais kong gawin ngayon ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At ito ay sisikapin natin gawin ng madalas at mag-broadcast tayo ng mga pag-aaral para lalo nating masandalan ang salita ng Diyos, ang karunungan mula sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. At ang ating munting pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Survive Through Kindness. Or Lessons from 1 Kings 17, 1-6. Tayo manalangin. Lord, salamat po sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, we have technology to be together. Ngayon, nais namin mag-aral ng mga leksyon mula sa iyong salita. Kayo po ang maging guro. Kayo ang maging gabay. Papagiwalaan niyo ang aming isip at kami humugot ng lakas sa karunungan mo, sa katuroan mo na nakahanda namang mabasa at mapag-aralan ano bang oras. Be our teacher, our preacher, our guide, and our healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Survive through kindness. Nais ko pong bumasa sa 1 Kings 17 at isa-isahin natin ang mga verses simula sa verse 1. Si Elias, sinabi niya kay Ahab, Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan ni hindi magkakahamok sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Ito hindi panapot, ito hindi babala na may kinalaman sa panahon ngayon, pero ang napakahalagang leksyon na makuha natin dito that God is in control. God is in control whatever the situation. 1 Kings 17, 2-4. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may ilutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Ang kaharian noon ay nasa isang malaking peligro, malaking problema, at mayroong persecution, hinahanap ng wicked queen, ang mga propeta ng Diyos, pinagpapatay. So, nagkaroon ng ganitong uri ng sitwasyon at itong propeta nalangin siya na huwag uulan, huwag ahamog. Yun na rin ay ayon sa guidance sa kanya ng Panginoon at ganun nga naganap. Nagkaroon ng mahirap na kalagayan sa bayan, walang ulan, therefore walang agriculture, therefore walang pagkain, and everybody was going hungry and thirsty. At ang turo ng Panginoon sa propeta, pumunta ka sa ganung lugar. At ang lugar na yon, outside of the boundaries of Israel. So nakikita natin, pinapakita ng Diyos that even outside of those boundaries, pwede siya magpala at gusto niyang dalhin ang kanyang mga anak kung doon niya bibigyan ng provisions. We have to get out of our comfort zones. We have to get out of the usual way we do things. Kung yun ang leading ng Panginoon. And God sends Elijah to an unlikely place. Ilang, malayo sa bayan. It's almost like a quarantine. It's almost like a lockdown. Kasi nag-iisa lang siya doon. Malayo sa lahat at malayo sa mga supplies na mga pangangailangan niya. But God feeds Elijah through unlikely instruments. Mga ibon na itinuturing ng mga Israelita noon na unclean. Birds that were considered unclean were used by God to feed Elijah. From the mouth of the birds, natural, yun lang naman ang panghawak nila na i-deliver nilang pagkain, to the mouth of Elijah. Of course, through his hands and through his preparation. Pero kung magiging maselan ka, sasabihin mo, I don't like this, this is an unclean bird, I don't want to be fed by an unclean bird, sa magaling ang binibigay niya na pagkain, yun ay nilampasan ni Elijah. He went against conventional tradition, the usual practice, at tumanggap siya ng pagpapala sa mga channels ng Diyos na hindi karaniwan associated with blessing. 1 Kings 17:5. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerit Ravine, east of the Jordan, and stayed there. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Very clear yung pag-sabi ng boundary because it's outside of the usual boundary where the Jews were comfortable.
Hindi nila home front yan, hindi nila home place. But it was the place where the Lord led the prophet. In a manner of speaking, Elijah is quarantined by God. Away from everyone else. Kaya kung meron sa ating mga nalulungkot-lungkot dyan, at namimiss-miss natin yung mga iba nating hindi nakakasama physically, for a while, think of Elijah. Nag-iisa lang nga siya nun. Niwala siyang kasama doon sa ilang na lugar na yon, at dinadalan lang siya ng mga ibon ng pagkain. But the Lord was there. The Lord was with him. The Spirit of God was with him. And when the Spirit of God is with us, we are never really alone. Plus sa mga quarantine ngayon, may bonus pa, may mga kasama tayo sa ating mga bahay. Usually, konti lang naman yung talagang walang kasama. At yung mga natawa na walang kasama ngayon na kapwa-tao sa kanilang pag-iingat, sa kanilang pananatili na bahay, hindi naman talaga tayo nag-iisa kasama natin ang Diyos. And not only that, magkakasama tayo in spirit. Prayer unites us, and the Spirit of God makes us one. 1 Kings 17:6. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So meron siya carbohydrates at meron siyang protein, kompleto rekado, ang supply sa kanya, on schedule. Umaga at hapon, dinadalhan siya. At ngayon, maraming mga pinag-uusapan na yung mga talagang stranded sa bahay nila at walang supplies, ay inaayos ngayon ng pamahalaan na masuplayan sila at maraming nasusuplayan na ng mga relief goods. Ang dalangin natin, maging lalong maayos, mabilis yan, and efficient, para ang lahat ay mabiyayaan on time. Importante na tayo umaasa sa Panginoon, but you know, the Lord used His ravens, so the Lord can use anybody, anything, para tayo bigyan ng mga kailangan natin sa buhay. Huwag tayong masyado mag-alala sa mga bagay na yan. Because ang ating masalangit, Siya ang nagbibigay sa atin ng mga provisions. We only have to open our eyes to the many wonderful ways that God blesses us, be thankful, not be afraid, and to be conservative. Na pagtipirin naman natin, ayusin natin ang paggamit para humaba ang ating supply. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. So, natural mineral water pa ang inumin niya. Well, not all of us will have that luxury, pero ang mahalaga, binibigyan tayo ng Panginoon ng maiinom na sapat sa pangangailangan natin pang-araw-araw. Elijah submits to God's instruction and is given food and drink. Remember, hindi nauna yung food and drink. Ang nauna, pagsunod niya. At nung sumunod na siya sa instruction ng Diyos, sumunod yung provision. Sumunod ang blessing. 1 Kings 17:7-9. Ngunit, dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So natuyo na rin pati ang pinagagalingan ng kanyang inumin. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan ako isang byuda na magpapakain sa iyo roon. So the brook dries up, but God offers another source of provision for Elijah. Again, another unlikely channel of blessing and a very unlikely helper, a woman. A widow, which, by the standards of the culture at the time, could be equated with a very weak person. Walang power, walang strength, walang social, economic, political power. Pero yun ang gagamitin ng Panginoon para pakainin itong si Elijah. When God chooses an instrument, when God chooses a channel of blessing, who are we to say, ay kulang yan, ay mahina yan, ay hindi at sapat. Kaya nga lalong naging emphatic ang Panginoon na Siya ang talagang provider. So huwag mong tingnan yung ginagamit niyang instrument. Huwag mong isipin na hindi magiging sapat, na hindi magiging kulang dahil ang Diyos ang nasa likod ng instrument na yon. And God is always more than enough. At yun ang pwede natin pagtiwalaan. Ano man ang institusyon na gagamitin ngayon ng ating pamahalaan, ng mga grupo na gustong tumulong, magtiwala tayo lalo ang Diyos nating Ama ang nasa likod ng mga instruments na yon. The Lord is always more than strong and able enough. 1 Kings 17:10-11. Pumunta na siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom?
aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Ito ang instruction ng Diyos sa kanya. Yung babae makikita niya ang magpapakain sa kanya. So kung lakas ng loob naman siyang humingi ng maiinom. Can you imagine asking for a drink in a time of drought? Walang tubig, walang supply. Kung meron man yung babaeng itinago-tagong konting tubig, eh para sa kanya lang yon o sa kanyang pamilya, o sa kanyang anak. Pero ngayon na, ito ang prophet asking for water. Hindi naman nagkatubili yung babae na tumulong. Kukuha na talaga siya ng tubig. Maaring siya man ay kinausap ng Diyos, inihanda ang kanyang loob para siya maging mapagbigay kahit sa panahon ng kanyang sariling pangangailangan. Ito ang instruction ng Diyos sa propeta at maaaring dun din sa babae. Dapat sensitive tayo sa pakikinig sa instruction ng Diyos. Kahit tayo may mga pangangailangan, kahit gusto natin maging selfish, kahit gusto nating sarili ang unahin, pakinggan ang tinig ng Diyos. 1 Kings 17:12. Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kakaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot na ako ng panggatong upang lutuin yun at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay." Ganon kagrabe ang sitwasyon. Itong babaeng sinabi ng Diyos sa propeta, "Puntahan mo yun na magpapakain sa'yo." Meron siya konting tubig, kaya pwede siyang magbigay. Pero nung humingi ang propeta ng tinapay, sabi niya, "Ang totoo, meron kaming konting-konting harina. Maka isang tapot na lang yun. Meron kaming konting-konting langis na kailangan sa pagtimpla para makagawa ng tinapay. Titimplahin ko na yun. Lulutuin ko na yun. Kaya mo ko natagpuan dito sa gate ng bayan. Nangunguha ko ng mga tuyong kahoy para gumawa ko lang apoy para magluto. Kakainin na namin, mag-inahuli namin supply at mamamatay na kami sa gutom kasi wala namang darating na supply. Hindi umuulan, walang bunga ang mga puno, tuyo ang lahat. Ito na ang huli naming meal." Tapos humihingi yung prophet ng tinapay. Indeed, ito the very unlikely helper. Kapos na ang babae, siya pa ang hiningan. Pero kung ibigay naman niya na magbigay, may maibibigay pa siya. Kaya lang, baka mawalan na siya at ang kanyang anak, o kaya mabawasan ang sana ay konting-konting pagkain na lang nila. 1 Kings 17, 13-24, sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag ka mag-alala." So there was an assurance from God through the prophet. That's why I like to believe that this woman was also spoken to by the Spirit of God. Kasi hindi naman madaling maniwala sa isang estranghero, no matter how much of a prophet he might look. Kung yung tiyan mo na ang nakataya, pagkain mo na ang nakataya, willing supply mo na ang hinihingi. So sabi ng prophet, "Huwag kang mag-alala." At yan ang laging sinasabi ni Jesus, diba? Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Buuin mo ang iyong loob. Patiwasayin mo ang iyong isip. Why? Because God is in control. God is in heaven and God knows what's happening. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi sa patuloy ng propeta. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. So sabi niya, sige, kunin mo na yung inumin na iinumin ko, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay, tapos iluto mo yung natira para sa inyo magina. Test kaya ako. Last food na nga nila yun eh. At pagkatapos, sabi ng propeta, magluto ka ng para sa inyo. Is it a test? A test of faith? Uunahin ba ang prophet kesa sa sariling anak? Every single cell in the body of a usual, normal person would refuse that. Siyempre, self-preservation muna. Ako muna. Anak ko muna. Bago iba. Pero ang babaeng ito was put on trial. Make or break to. Susundin ba niya ang propeta? At maaaring mawala ang lahat ng kahit konti na lang yung huling kakainin? O maaaring totoo ang kanyang sinasabi na huwag akong mag-alala dahil may dahilan siya para sabihin huwag akong mag-alala? 1 Kings 17:13-24 sa pagpapatuloy. Sabi ng propeta, "Huwag ka mag-alala sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh,
Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin matutuyo ang langit sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakinan ni Yahweh ang ulan. So God, through the prophet, promises enough provisions. Sabi ng prophet, huwag ka mag-alala. Ipakain mo sa akin yung hinihingi ko, ipainom mo sa akin ang iniinom na gusto ko, at magluto ka ng para sa inyo mag-ina. At kalimutan mo yung sinasabi mong isang dakot na lang ang harina nyo, konti na lang, ilang patak na lang ang langis mo. No. Gawin mo itong sinasabi ko dahil itong pinapagawa ng Diyos at hindi ka magugutom sa buong panahon hanggang pumatak ang ulan, tumubo ang mga halaman, mamunga, at bumalik ang lahat sa dati. The woman had to choose. Maniniwala sa propeta. Give her everything and receive or lose everything. Or not believe, that's the other choice. Not give her everything and be able to eat something once and then die of hunger afterward. Hindi yan madaling pagpilian kung tayo ang nasa lugar. Susundin ko ba siya at makikinig ako sa sinasabi niya, hindi ako magugutom buong panahon ng tagutom? O hindi ako makikinig? At least kakainin ko itong huling meal. Di bali na at least nagkaroon man akong huling meal kahit ako mamatay sa gutom after. Ano ang gagawin ng babae? Sa pagpapatuloy, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Yung pakikinig sa isang talagang God-led voice, pakikinig sa utyok ng Espiritu na nabidinig mo sa iyong isip at sa iyong puso ay nadarama mo, that makes a difference. Make or break. The woman chooses to believe. The woman chooses to be kind in a time of need. The woman chooses to give little of what she had. Hindi naman himingi lahat eh. May matitira rin sa kanya. Uunahin lang nga niya yung propeta. Maaaring yun ang test part ng element ng kwento na ito. Pero hindi naman hinihingi lahat. May matitira. The woman chose to divide the little that she had para meron mapakain. Hindi lang siya, hindi lang anak niya, pati ang stranger na ito. At sa pagpapatuloy ng binabasa natin, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Kahanga-hanga. God's word and promise is realized in what the prophet said. Natupad. At ito'y natupad because the woman believed. The woman chose to believe. And even not on a spiritual level, on a practical level lang, the woman chose to be kind and to be good in such a time that there was a lot of reason not to be kind and not to be good. And because of that choice, her life, the life of her son, were spared. And not only that, she was able to minister to God's man, the prophet. Yung kwentong yan, bagamat matanda, very fresh ang application. Kasi noon at hanggang ngayon, pare-pareho lang naman. Sabi nga ni Solomon, there is nothing new under the sun. Lahat pa ulit-ulit lang. Kaya yung need noon, need pa rin ngayon. Yung pagkakawatak-watak noon at pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao, yun ang nangyayari ngayon. At yung takot ng iba na mamatay sa gutom, mawala ng supply, hindi lang ng tubig o inumin, kundi mawala ng gamot, mawala ng ito, mawala noon, yung pa rin yun. God, who was God then, is still God now. God reigns. Pag gusto kang i-bless ng Diyos, walang makakapigil. Kaya ang mahalaga, patuloy tayong manalig, patuloy tayong maging mabuti, maging mabait. Sapagkat sa pagbibigay natin ng ating mga tinatangkilik na galing din naman sa Diyos, doon naman tayo nabibigyan din. Kung magbigay man tayo, actually, una na tayo nakatanggap, kaya tayo may naibibigay. At kung nagbibigay pa tayo, that is the way for God to continue giving us the supply. Napaka-dramatic, napaka-cinematic na nangyari. Matapos lutuin ang balong ito, ang kahuli-hulihang patak ng langis at kahuli-hulihang mga harina niya, kinabukasan, pagsilip niya sa loob ng banga, may laman na naman. Meron na namang harina.
at meron na namang langis. Luto na naman siya. Kain na naman sila sa araw na yun. Kinabukasan, pagtingin niya, meron ulit. Hanggang dumaan ng maraming panahon, hanggang niloob na ng Diyos na magkaroon uli ng ulan, madilig ang lupa, tumubo ang mga tanim at mga halaman, bumalik ang lahat sa dati, and they were able to be sustained by that daily bread. Ngayon ang sinasabi ni Jesus, ang panalangin itunuturo niya sa atin, give us this day our daily bread. At pag sinabing daily bread, ibig sabihin, hindi ka sobrang takot about the future, about tomorrow, about the very far, far future, to the point that you now become generous. You're able to give to the needs of people now, not thinking that you will need it tomorrow, because you know that tomorrow, God will be there, and God will give you your daily bread. Payapain natin ang ating isip. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you, sabi ni Jesus. Anong kingdom ang dapat natin hanapin ngayon? God's kingdom on earth. Di ba ang turo niyang panalangin? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It is not us going to the kingdom of God, but the kingdom of God coming down to us. And where will the kingdom of God come down to? To our hearts, to our minds. Sabi ni Jesus, huwag kayong mapahala, huwag kayong matakot, anong isusuot, anong kakainin, anong dadamtin, ano ang iinumin. Sabi niya ganon, yung mga tao lang na walang Diyos sa puso ang nag-iisip ng ganyang mga nakakatakot na bagay. Sabi niya, seek first His kingdom, meaning unahin mo ang Diyos, ang paghahari ng Diyos sa iyong puso. Unahin mo ang mga thoughts that are very godly, mga nagbibigay ng kapayapaan, katahimikan, katiwasayan. Yun ang kingdom of God, unahin mo yon at ang lahat na ibang mong kailangan. Susunod na rin na darating. Kung nagpa-practice tayo ng physical distancing, ang dapat na siguro natin isunod na practice is news distancing. Lumayo-layo sa balita. Huwag agad-agarin ang panonood ng lahat ng balita. Hindi mo kailangan bilangin ang lahat ng mga nagkakasakit minuminuto kasi mamaya ninenergyos ka na, nagkakaroon ka na rin ng mga ibang sakit. Huwag tayo laging makinig sa mga nakakatakot, nakakalungkot, mga nakaka-distress, mga nakaka-stress na mga balibalita. So stay away from a lot of details sa social media, sa mga kwento-kwento, sa mga text. Tumigil tayo ng kate-text sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kakilala, ng mga bagay na nakakasira ng loob, nakakapagpahina ng loob. Ang i-share lang natin na information, yung useful for our survival, useful for our well-being, yung may general knowledge tayo of what's happening in the world para guided tayo what to do inside our homes. But more than that, you don't need to know all the count every minute. Huwag kang tumingin sa scoreboard ng mga nakakasakit na para ka nakatingin sa scoreboard ng basketball o ano mang scoreboard na gusto mong tingnan. Dapat sa Panginoon ka tumingin. Fix our eyes on Jesus. He's the author, the perfecter of our faith. Imbes ako ano nung pinagbababasa mong mga nakakatakot na balita, read the beautiful words of God that can give you peace. This is not to be in denial. This is not to bury your head in the sand. But this is to protect your heart from needless trouble. Sabi niya, do not be anxious about anything. Iba yung tinuturo sa atin sa Bible. But with prayer and supplication, let your needs be known by God. And besides, alam naman niya talaga yun eh. Therapy na lang sa atin na ipag-pray yun. Pero alam na ng Diyos. Because God knows what we need even before we ask Him. So sa ganito mga challenging times, anong dapat natin unahin? Be generally aware of what's going on so that you could be guided in the details of your daily life. But do not know too much because knowing too much will only make you sad. It only makes you worry. But know enough of God's promises. Know enough of God's history of dealing with His people. And that is how we will survive. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Itong babaeng ito na isang dakot na harina, ilang patak na langis, na parami ng Diyos at na-sustain siya buong panahon, lalo naman sigurong kayang paramihin ng Diyos yung kilo-kilo o kaman-kaman yung nakatago niya, mga bigas-bigas, mga marami niyo dyan, mga provision na naipon-ipon, o kahit yung mga walang naipon, umaasa ngayon sa dadalhin ng ibon, sa dadalhin ng uwak, sa dadalhin ng barangay, sa dadalhin ng gobyerno, it's still God who is behind all of these instruments. Have peace, sabi ni Jesus. I have overcome the world. Samantalahin natin.
yung mga advantages din ng lockdown, ng quarantine. Have quantity time with your family and with your loved ones. Isang matagal na yan na inaangat ang iba na mangyari. Yung iba, ang panaginip nila, pangarap, magkaroon ng one-month vacation. Aba, ayan na nga, nangyari na. So, ituring niyo yung katuparan ito ng pangarap at tanggalin niyo na lang yung mga negative associations with it. Natupad ang pangarap. At marami mga kumpanya pa will pay even yung mga araw na ito na walang trabaho. Ipag-pray naman natin yung walang kumpanya, walang employment, o walang sweldo na bigyan ng Panginoon through mga uwak na ipapadala niya para yung mga taong yun ay patuloy pa rin mabigyan ng makakain at mga pangangailangan nila. Ngayon, meron na kayong quantity time sa family. Baka naman lahat kayo, kanya-kanya pa rin sub-sob sa mga computer, kanya-kanyang sub-sob sa TV, kanya-kanyang sub-sob sa cellphone. Samantalin na natin yan para talaga magkaroon ng physical, actual, social interaction. Hindi naman yung nandun na kayo lang sa bahay pero hindi pa rin kayo nag-uusap dahil kung ano-ano pa rin ang naatupag yung kanya-kanyang activities. Count this as a blessing to really be together. And then, marami kayong pwede magawa sa bahay. Sa bawat araw na may lockdown o quarantine, ang lahat ng bahay ay palinis ng palinis, paayos ng paayos. Pati mga sasakyan, pati mga bodega, pati mga cabinet na ayos tuloy. Count it as a blessing. At napapansin ang lahat, mas asul ang langit, mas malinaw ang mga tubig ng mga ilog. Kahit na nga sa Venice, nagbalikan daw yung mga swans, nagbalikan yung mga isda. Dahil lumilaw ang tubig at hindi sila lagi nagugulo ng kotak-kotakot ng mga gondola at mga baka na umaandar. At ang hangin sa napakaraming mga bansa dahil tumigil ang mga factory, biglang malinis ang mga hangin. So, i-consider din natin ito na nagkaroon ng prolonged Sabbath ang Earth. Nagkaroon siya ng pahinga. Kasi kung tao lang ang masusunod, hindi pagpapahingahin ng tao ang planeta. 24/7, bukas ang mga opisina, umaandar yan, pati ilaw, tuloy-tuloy, ang binaflash ng mga banyo, ang ginagamit ng mga tubig, ang mga ibinubugang mga pollution ng mga aeroplano sa skies, ang mga itinatapo ng mga barko ng mga basura sa dagat. Talagang kailangan ng Earth ng pahinga. So, i-consider natin ito na isang pagpapahinga para sa ating kalikasan. At nawa matutunan natin ang mga lessons na ibinibigay ng panandaliang discomfort na ito. Na pag ito'y lampas na at tapos na, nawa meron mga maiwang leksyon sa ating buhay. Nadadali natin kahit bumalik na ang ating mga kalayaan magpuntalot magparito, bumalik na ang ating konfiyansa na makibeso-beso, makiakbay-akbay sa ating kapwa, nawa meron mga diwa at leksyon na hindi mawala. Yun ay pagpahingahin natin ang Earth. Pagpahingahin natin ang mga hayop, ang mga machine, ang mga bagay, ang mga tao sa ating paligid. And let's spend more time being together physically, not only quality time, but quantity time. Bigyan natin ang priority what really matters. Kasi sa mga ganitong parahon, what really matters is to just stay alive. Basic needs, tulad ang itinuturo ng Panginoon, hindi mga luxury. Wala katutulad ngayon ng mga luxury. So, huwag nating ubusin ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating panahon. Paghahabol ng mga luxuries, nasa ganito naman mapagkakataon ay baliwala. Bigyan natin muli ng halaga kung anong mahalaga. Time for God and with God. Time with ourselves and for ourselves. And time with the people who matter in our lives. People who love us and people we love. At nawa, sa paglampas ng panahon ito, we will emerge wiser, kinder, gentler, more peaceful, more godly, more trusting in God.